Hello guys, kamusta? Ako to si JFG. At today, ngayong araw, December 28 na, so tapos na yung Christmas, hopefully nag-enjoy kayo doon. So ngayong araw guys, ang pag-uusapan natin, paano natin may iwasan yung lag pag naglalaro tayo ng mobile games. So currently guys, ang gamit ko ngayon yung Realme 5 and upgraded to Android 10, which means medyo hindi kaya ng Realme 5 yung operating system ng Android 10, medyo mabigat siya. Yung RAM niya bumaba, yung interface niya medyo laggy. So, ewan ko kung napapansin niyo dito guys. Pero yung normal na scrolling ko, medyo malag, diba? Pero so far, yung paglalaro naman ng Wild Rift, Call of Duty, Mobile Legends, and PUBG, nakakaya niya. Although guys, yung Genshin Impact napansin niyo na wala na. Pag naka-Android 9 ako guys, pag dinowngrade ko siya, kakayanin ng Realme 5 yung Genshin Impact. Yun nga lang guys, pag ang gamit ko na ngayon yung Android 10, sobrang hindi niya kaya and ayun, naglalag. Okay, pero yung mga normal games naman na nilalaro natin, sabi ko nga like yung Wild Rift, Mobile Legends, PUBG, ganun. May paraan guys para hindi masyadong naglalag. Okay, ano ba yung ginagawa ko para hindi maglag pag naglalaro ako ng mobile games? Sa inyong pag-uusapan natin ngayon, magbibigay ako sa inyo ng 5 tips na pwedeng madalas mong ginagawa kaya naglalag habang naglalaro ka. So simulan na natin. Boom. 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 Calling out Mayday. So number one guys, ito sakit to ng karamihan and minsan isa ako dun. So ayaw natin na nalulubat agad yung cellphone natin. Kaya madalas ang ginagawa natin guys is tina-turn on natin yung power saving mode. Okay? So ano ba yung power saving mode? So parang mode siya ng cellphone na pag tina-turn on mo, makakatipid ka ng battery. So gusto kasi natin tumatagal yung battery natin kasi ayaw naman natin na nalulubat agad. Kaya tina-turn on natin to. Yun nga lang guys, ang side effect kasi nito, pag tina-turn on natin niya, yung battery saver, bumababa yung performance at efficiency ng device natin kasi may mga part na nilolower niya yung performance, sabi ko nga. And nagiging side effect tuloy nun dahil bumaba yung performance ng device natin, dahil nilower natin yung performance, sa mangyayari tuloy, pag naglalaro tayo ng mobile games or online games, maglalag talaga. Lalo na pag medyo mabigat yung lalaruin natin. So ito yung unang tip. Huwag nyong i-turn on yung power saving mode ng device ninyo pag gusto nyong maglaro ng online games. Second tip naman is iwasan ninyo na maglaro ng 30% and below yung battery ninyo. So sa panahon ngayon, dahil smartphone na yung gamit natin, usually karamihan ng phone, especially sa mga iPhone, sila yung una na gumawa ng gantong klase ng technology. Para makatipid talaga sa battery, ang ginagawa ng mga phones ngayon, pag tumatapak na siya ng 30% or below, kusa or automatic niya na nilolower yung performance ng device mo para tumagal yung battery. Okay, so maganda naman siya. Yun nga lang guys, ang side effect niya para sa mga gamers kasi medyo babagal yung device ninyo. And for sure, karamihan siguro sa inyo napapansin na yung pangyayari na yun na once na umaabot na ng 30% and below, bumababa na talaga yung performance ng phone ninyo. Kaya I suggest, iwasan na lang ninyo na maglaro, lalo na kung gusto mo talaga yung nananalo ka sa mga games, iwasan mo na lang maglaro pag tumapak na ng 30% or below yung device mo. So ito naman guys, yung next tip natin, for sure, karamihan sa inyo, alam na rin to, iwasan mo na maglaro habang nagcha-charge yung phone mo. Kasi usually, di ba, pag nagcha-charge yung phone mo, syempre iinit yan. And pag uminit, madedetect siya ng phone mo na umiinit siya. So mangyayari, para hindi siya mag-overheat, ang gagawin ng device mo, ibababa niya yung performance ng CPU at GPU mo. So once na bumaba yung performance niya, ang mangyayari, syempre, pag naglalaro ka ng games, maglalag yan. So I suggest iwasan ninyo na maglaro habang nagcha-charge yung phone ninyo. Bukod sa hindi ka pa maglalag, ang mangyayari, ang maganda, hindi rin masisira yung battery ninyo. Kasi pag nag-overheat yan or pag pinipilit mo talaga na maglaro habang nagcha-charge, ang tendency tuloy niyan, may chance na bumaba yung battery health ng phone ninyo kasi nabubugbog siya. Okay? Tapos nag-overheat, so may chance na masira talaga or worse yun, masira talaga yung battery ninyo. So iwas-iwas na lang din.
Fourth tip natin guys, maganda maging habit ninyo na nagki-clear kayo ng RAM or ng recent apps. Katulad ko, kung titignan nyo guys, pag tinaas ko to, may kita nyo, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 naka-open na application. So, ang mangyayari guys, lahat to guys currently tumatakbo. So, nakikita nyo, medyo naglalag siya. So, imagine nyo, wala pa akong ginagawa. Sabay-sabay pa lang yung applications, naglalag na siya. What if, sabay-sabay na applications, tapos naglaro pa ako ng Wild Rift or ng Mobile Legends. Ano kaya sa tingin nyo yung mangyayari? So, maglalag talaga siya. So, on worst case, baka mag-force stop or mag-crash pa yung laro na lalaruin natin. So, maganda guys, maging habit ninyo na bago kayo maglaro, bago ninyo pindutin yung Wild Rift, yung Call of Duty ninyo, yung Mobile Legends ninyo, bago nyo pindutin yan, ang gawin nyo muna, maging habit nyo muna na mag-close all apps, mag-clear muna kayo ng recent apps, or kung may built-in yung device ninyo na phone manager or device cleaner, maganda, maging habit nyo din na bago kayo mag-game, bago kayo maglaro, kung ayaw nyo talaga mag-lag, maganda, maging habit ninyo na nag-clear kayo ng cache. Okay? Kung alam nyo yung tinatawag na cache. So, yun yung parang dumi or basura ng device ninyo. So, pag hindi nyo alam kung paano kayo mag-clear, so, ilalagay ko lang yung link sa description. Meron akong specific video paano kayo makakapag-clear ng cache. Pwede nyo rin i-schedule yun para automatic na nag-clear ng cache yung device ninyo kahit hindi nyo ginagamit. Okay? So, maganda maging habit nyo to. And nandito na tayo guys sa last tip natin. So ito yung pinakamahalaga. Kung nakaabot ka dito, maraming salamat at nanonood ka pa din. Pero guys, sasabihin ko sa inyo, yung last tip natin guys, itong ituturo ko sa inyo, ito yung pinakamahalaga. Ito yung nagkakos ng pinakamaraming lag. Ito yung nagkakos ng pinakamadaming force stop, ban, kasi nag-AFK yung players dahil sa panglimang reason natin. Okay? Natutulungan ko kayo kung paano yan masolve. Okay? Ano yung panglimang tip ko sa inyo? Wag na wag kayong maglalaro pag kachat nyo pa yung jowa, girlfriend, boyfriend, or asawa ninyo. Okay? Hindi, actually guys, ito seryoso to. Mukha man siyang joke pero actually seryoso to. Wag kayong maglalaro muna guys pag may kachat kayo, may kausap kayo na sobrang importante na usapan or tao, na magkakos talaga yan ng lag. Kasi syempre, kuwari, naglalaro kayo ng Mobile Legends, Wild Rift, Call of Duty, PUBG. Tapos may kachat kayo na sunod-sunod na nagchat kasi nga importante. So, ano mangyayari? Magpa-pop up na magpa-pop up yung messenger ninyo. Okay, sabihin na natin, kuya, minute ko naman eh. Kahit na i-mute mo yan, may tinatawag pa rin tayo na background usage. So, kahit nakamute yan, tatakbo at tatakbo pa rin yan kahit papano. Magko-consume pa rin yan ng space sa RAM mo. So, pag nag-consume yan, bumaba ng konti yung RAM mo, magkakaroon pa rin yan ng lag. Kahit na nakamute yan, kahit na tinanggal mo yung notification, magkakaroon at magkakaroon pa rin yan. Okay? Sabihin natin hindi mo ka-chat. Paano pag nagte-text? Magkakos pa rin yan ng lag kasi may magpa-pop out pa rin na notification. Sabihin natin, hindi nag-chat, hindi rin nag-text. Pero paano naman pag tumawag? So ano mangyayari? Lalo kang maglalag, magkakos pa yan ng pagiging AFK mo. Okay? So sobrang halaga nito guys. Huwag muna kayo maglaro kung may importante kayong kausap. Baka nga importante talaga yung pag-uusapan ninyo. Diba? Baka mamaya dyan pa kayong mag-away. Diba? So iwas-iwas na lang muna sa ganun. Priority niya muna guys. Yung paglalaro naman, pwede naman gamitin yun or gawin mo kung free time ka na eh. Okay? So yun lang guys. Hopefully nakatulong sa inyo yung video na to. Don't forget to like, comment, and subscribe. Share mo na din to sa mga kaibigan mo para at least alam nila yung gagawin nila para hindi sila mag-lag. Pero pwede rin namang hindi mo i-share sa kanila para at least habang kausap nila yung jowa nila, mag-away sila, mag-break sila. Joke lang. So, ayun lang guys. Ingat kayo palagi at maraming salamat.